15 ng Disyembre, ikatlong linggo ng Adbyento, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nang nasa kulungan si Juan Bautista, nabalitaan niya ang mga ginagawa ni Kristo, kaya pinapunta niya ang kanyang mga alagad para tanungin siya. Ikaw ba ang darating o dapat bang maghintay pa kami ng iba? Sumagot si Jesus sa kanila, "Bumalik kayo at ibalita kay Juan ang inyong narinig at nakita. Nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, lumilinis ang mga may ketong, nakakarinig ang mga bingi, nagigising ang mga patay, at may mabuting balitang ipinahahayag sa mga dukha, at mapalad ang hindi natitisod dahil sa akin." Pagkaalis ng mga sugo ni Juan, nagsimulang magsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. "Ano ang pinuntahan niyo sa disyerto para makita? Isang kawayang hinahampas-hampas ng hangin? Ano ba ang pinuntahan niyo? Isang propeta? Totoo, at sinasabi ko na higit pa siya sa isang propeta. Siya ang binabanggit sa kasulatan, 'Pinauna ko sa inyo ang aking mensahero upang ihanda ang daan sa harap mo.' Talagang sinasabi ko sa inyo, walang sino man sa mga kilalang tao ngayon ang mas dakila pa kay Juang tagapagbinyag, pero mas dakila sa kanya ang pinakamaliit sa kaharian ng langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, kilala, sino si Kristo? Ikaw ba ang darating o dapat bang maghintay pa kami ng iba? Sa papalapit na Kapaskuhan, ito rin siguro ang ating katanungan sa Panginoon. Ikaw na ba ang aming hinihintay o titingin pa kami sa iba? Madalas, nakakalagpas ang Panginoon sa atin, kung saan-saan tayo tumitingin at pumupunta upang makita ang Panginoon. Pero naririyan lang pala siya. Malamang kasi hinahanap natin siya sa mga bagay at taong akala natin ay siya na o sumasalamin sa Kanya. Ngunit nagkakamali pala tayo. Napakaganda ng paglalarawan sa paghahanap na ito sa Ebanghelyo ngayon. "Bakit kayo nagpunta sa ilang? Ano ang nais ninyong makita? Isa bang tambo na hinihipan ng hangin? Bakit kayo pumunta sa ilang? Para makita ang isang taong may mamahaling kasuotan? Ang mga nakadamit ng ganyan ay nasa palasyo ng mga hari. Ano nga ba ang nais ninyong makita? Isang propeta?" Napakahirap hanapin ng Panginoon sa gitna ng mga ingay sa ating buhay. Madalas, hindi natin naririnig ang Panginoon dahil sa mga pang-araw-araw nating alalahanin. Samantala, tahimik lang si Jose nang mabalitaan niya ang pagbubuntis ni Maria. Pinagnilayan ni Maria ang mga sinabi ng anghel at tahimik niyang iningatan ito sa kanyang puso. Sa katahimikan, mas nakilala ni na Jose at Maria ang Diyos at ang kanyang kalooban para sa kanila. Doon, nabigyang lakas sila na tuparin ang kalooban ng Ama sa langit. Napakaganda ng sinabi ni Santa Maria Clara na isang madreng Karmelita. Sa katahimikan, mas nakikilala natin ang kagandahan, pagkakaisa, kabutihan at katotohanan sa ating paligid at sa ating kalooban. Nababago ng ating pananampalataya ang pananaw natin sa buhay. Ang dating parang ordinaryo at panandalian lamang ay sumasalamin na sa apat na paglalarawan na ito ng Diyos. Nagiging mensahe ang mga pangyayaring ito kung saan mas malalim na nangungusap ang Diyos sa ating mga puso.
mga sandali ng matimyas at personal na pakikiugnay sa mismong pag-ibig, sa pakikinig sa salita sa pamamagitan ng katahimikan, pananampalataya at pag-ibig, naririnig natin ang lihim para sa ating kaligayahan at tunay na personal na kaganapan. Tanging dito lang natin mapupunuan ang kaungkagan sa ating puso at mapapawi ang pagkauhaw natin bilang mga tao. Sa katahimikan lang natin totoong makakausap ang Diyos. Sa katahimikan natin, matatagpuan kung saan nananahan ang Diyos. Kung nais nating makilala ang Diyos, kailangan nating manahimik.